Hello guys! I-vlog ko po today ang aking collection ng jelly beans. If you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Nasa recycled bottle po, ilan po yan sa collections ko. My way to cover it is ginagamitan ko po ng laminated plastic kasi na susobrahan po, exposed po siya sa sobrang init. Dati po marami siya pero nilunod ni Fabian, kaya paunti-unti po nilalagyan ko po siya ng mga propagation through leaves. Ito po yung nasa bright shaded areas, tumatangkad po at saka shiny po yung leaves. Diyan, ganyan ko rin po siya pinalarami yung mga leaves. Pwede po siya sa mugs. Kaya po madaling paramihin ang jelly beans kasi yung mga nalalaglag na leaves, madali lang pong mag-roots. And after 2 weeks, tumatangkad na po siya. Very healthy. At dyan po sa leaves, sa leaf na yan, dalawa na po kaagad ang growth niya. Amazing, di po ba? This video, ipakita ko rin po yung kung paano po ako nagtatanim. Required po talaga na may holes po yung ating pot. Ganun pa rin po yung soil mix na ginagamit ko. Pansin nyo po siguro yung eggshells, siya po yung nutrients ko sa aking mga plants. Potting mix is the same, contents of pumice, garden soil, may konti pong vermicast. It should be well draining po, yun po yung tatandaan natin, kailangan po well draining. Bubunot lang po tayo dun sa aking existing na maliliit na paso na may mga propagation. Yung pong dalawa sa baba, kinat ko po yun. Pero wala naman pong problema kasi madali lang po naman siyang magro-roots. May mga nalaglag pong leaves pero don't worry po kasi mamaya magiging plant po siya. Kasi yung mga leaves pong yan, madali lang po siyang mag-roots. Simpleng suksok lang po. Masarap po talaga magtanim. Ang cute-cute po ng jelly beans.
Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Tapos yung po sa mga subscribers namin, thank you very much. Enjoy watching po. Sana may natutunan po kayo sa mga vlogs ko. Diligan ko po siya or i-water ko po siya minimal lang after 2 days. Compared po sa ibang succulents na may malulusog na leaves na once a month or depende po sa climate, dinidiligan ko 10 days or 1 month ang pinakamatagal kung rainy season. Pero ang jelly beans po, winawater ko po siya every 3 days. Pero since na ito po is bagong tanim, spray-spray lang po muna. Kasi baka naman po malunod, kita nyo naman po, napaka-cute ng jelly beans. Yan, yung mga leaves po, ilagay lang din natin kasi after 2 days, may roots na pong lalabas dyan. Ganun po, kadaling magparami ng jelly beans. Ganda. Yan po is magiging shiny after po pag stable na po siya, ilagay po natin siya under the sun. Okay, natotolerate niya po yung direct sunlight. Magiging shiny po yung leaves. At tataas din po siya, hindi po siya ganyang kaliit. Minsan nga po nilalagyan ko ng stick pag medyo matagas, mataas na at mabigat na po yung stem niya. Lagyan ko rin po ng toppings para mas magandang tingnan. Yan po, yung dating dalawa, naging tatlo. I hope you enjoy watching my video and may natutunan po kayo. Marami pong salamat sa mga nanood. Ingat po tayo palagi. God bless us all.